rin tayo sa Makati para bisitahin yung Ruben Snack Bar. Paano nga ba nagsimula yung Ruben Snack Bar? Ano yung mga naging inspirasyon nila? Paano nga ba sila nakakapwesto sa mga gilid-gilid na kalsada? Yan ang ating aalamin ngayong araw. Hi, I'm MC Chan Dukulan. I'm the COO and co-founder of Ruben Snack Bar. Matagal na namin pangarap talaga magkaroon ng food business, no? Nagsimula to nung nawalan ako ng trabaho. Karoon ng sense of urgency. Doon ko naisip na the right time is now. From there, sinimulan ko na, binalikan ko yung pangarap namin, yung business model na ginawa ko nung years ago pa. And then, pinresent ko siya doon sa kaibigan ko nung high school at sa tita niya na based in Japan. My name is Ram Corvera. I'm the marketing and creative director of Ruben Snack Bar. There are different ways kung paano namin siya minamarket. So one way is social media, through Facebook, through Instagram. Yung binigay sa akin yung project, actually, ang pinaka-brief talaga namin dyan is gawing medyo retro style siya. Inspired sa Memphis, ganyan. And at the same time, we have to incorporate may pagka-Japanese approach kasi mainly most of our investors are from Japan. And eventually, our goal dito kasi is dalhin siya sa Japan. So medyo may pagka-Harajuku, Pinoy, retro 80s to 90s era mga. But one of the difficult things na na-encounter namin is really yung location. And then at the same time, paano yung electricity? Kasi we have to incorporate, kailangan magbabattery ba kami? Or magjump pa kami dyan? Pero, you know, everything works out in the end as long as kailangan lang ng quick thinking, maging industrious and resourceful lang talaga. Yun na naman ang kinagandahan sa ganitong klaseng business. Pwede mo siyang ilagay kahit saan. When I said earlier na nahirapan kami sa location, it's because sometimes bawal mag-park dyan or yung mga permits na kailangan, ano yun. But then again, yun nga yung kinagandahan dito. Pwede na lang kami lumipat kahit sa naming gusto. Ito yung first thing na step by step na paggawa ng slider namin. First, we need to prepare the bread and then we put it in the tray. Tapos, yung way may process ng tamang pag-slice ng bread para pantay siya ng pag-cut mo. Yan, side by side. Yung way ng pag-slice dapat improper para as in pag-slice niya hanggang dulo, pantay siya. So, by edge by tray, yun yung guide namin pag ini-slice yung bread. Then, transfer lang siya. Pag-spread lang tayo ng butter. Actually, itong slider, yan yung main course namin talaga. Homemade siya, even the beef and the bread. Talagang yun yung pinaka-main product namin. Yun talaga yung talagang binabalik-balikan dito. Ngayon lang ito unique siya. Mostly ginagamit sa burger is patty, di ba? Pero kami, it's ground beef. Ang regular open namin is 4 o'clock until 1 in the morning. So 9 hours duty kami talaga. And then yeah, for 12 o'clock ay cut off namin. Sometimes we open late at around 5 or 6 in the evening until 3 in the morning. We also cater din po kung may mga interested din for events or any ano po occasion. Magkikater po kami for mga trays or any ano po. Pwede po kaming ma-rent. Makikita naman po sa page namin, meron din po kami sa Ruben's Snack Bar po sa Facebook, TikTok and IG. Nandun po, if may mga interested po mag-inquire. When me and my wife lost our jobs during the pandemic and during the crisis, we saw an opportunity to create this business. Actually, it's long overdue. So, nung nag-pandemic, that's the perfect timing to begin. We started slow and now, here it is. Dreams do come true. Huwag na huwag mong susukuan yung mga pangarap mo. Kapag dumating yung mga crisis sa buhay mo, isipin mo na lang na may opportunity na dadating. Lahat ng crisis na mapagdadaanan mo sa buhay mo, siguradong may mapupulot ka doon at magagamit mong technique para mapabuti yung negosyo na itatayo. Tibayan nyo yung loob nyo. Pag alam mo sa sarili mo na ito yung pinapangarap mo matagal na, alam mo na kaya mo siyang i-manage, alam mo na yung idea mo, something na magiging boom someday, go for it. As long as you know that you have an unique idea, execute and make it happen. Mar-
Maraming salamat po kay Miss MC at nabigyan tayo ng opportunity ma-i-feature yung negosyo nila na Ruben's Snack Bar. Ang kagandahan ng gantong klase ng negosyo, pwede kang tayo ng negosyo kung saan mo man naisin. Pwede kang magtayo sa kalsada, kung saan mas maraming tao, at sa kung saan sa tingin mo maraming dumadaan dito. May mga limitation rin, pero kumbaga makakapag-adjust ka kasi nga mobile yung snack bar nyo. Sa part nila Miss MC, dito na napili kasi ito yung pinaka-strategical location para sa mga trabahador, sa mga call center, sa mga residential, at ito yung mismong dinadaanan ng mga galing sa Makati, galing sa Manila. Kung nagustuhan nyo yung ganitong klase ng content, please like, please subscribe. Kung may mga inspiring stories or business ideas pa kayo na gustong i-share dito sa ating channel, i-comment nyo lang sa baba at isa-isa po nating babasahin yan. Please follow me on my social media accounts. Ipo-post ko po yan dito sa baba at maraming salamat po sa panonood nyo.